masama yung skin niya. Shalom. Good morning, mga kapatid. Are we blessed? Amen. Amen. We are blessed because we are here again, gathered together to worship the Lord Yeshua Masay. So, before we start, let us utter a short prayer. Good morning, Abba Father. Good morning, Lord Yeshua Masay. Good morning, Holy Spirit of God. Lord, maraming salamat po sa mga oras na to. Salamat sa aming buhay. Salamat po sa aming kalakasan. Salamat po, Panginoon, na binigyan mo na naman kami ng bagong umaga para ikaw ay pasalamatan namin, papurihan at itatas ay iyong banal na pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa mga oras na to. Patuloy mo kami nasamahan sa aming pagbulay-bulay ng iyong mga salita. Pangunahan mo din po ako, Panginoon. Itago mo lamang ako sa likuran ng cross mo, ng lahat mga salita na aking ipapamahagi ay pawang nang gagaling lamang sa iyo. Holy Spirit, take over. I declare and decree right now na lahat na nakikisabay right now, mangusap ka sa kanilang mga puso't isipan at itago mo lamang po ako sa likuran ng iyong cross. Ikaw po ang mangusap sa kanila ng lahat ng mga salita mo, Lugad, ay isulat mo sa pinakamalalim na parte ng aming puso't isipan. Panginoon, maraming salamat din po sa mga banal mong espiritu, Lord God. Ang banal mong espiritu na siyang magiging gabay namin sa aming pagbubulay yung mga salita sa araw na to. And I command pinakamabagsit na anghel ng Diyos to surround us, to protect us, and to deliver us from the work of the evil one. Nang lahat mga salita mo lamang, Lord God, ay titimo sa aming puso't isipan. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga oras na to. Binabalik namin ang papuri, pagsabat, pasasalamat. Sa kataas-taas ang pangalan ni Jesus, we pray. Amen. So, ang topic po natin sa umagang ito, mga kapatid, in this week po is obedience. So, our title for today is Obedience to God. Basahin po natin sa ating scriptural verse and in the book of 1 John chapter 5 verse 3. Holy Spirit, bless your holy word. In fact, this is love for God, to keep His commands, and His commands are not burdensome. Amen. So, ang kanyang kautusan po ay hindi po nakakabigat sa atin. Amen po ba? Sino po ba dyan ang nakakaramdam ng kabigatan na gawin, sundan ang kanyang command sa atin na pinapagawa sa atin. Amen. So, habang tayo po ay magpatuloy, basahin ko po sa introduction. Jesus Christ itself has modeled us of obeying Father God. He humbled himself before the Father, obey even to the point of death. So, si Jesus mismo, ang kanyang bugtong na anak, nung napako po siya sa cross, he really humbled himself until the point of death. So, hindi po siya nagreklamo man lang, hindi po siya nag-upos man lang na bakit ako. So, ganun po ka-humble ang Panginoon. Nag-obey po siya sa kanyang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, ano man ang iutos sa kanya. Because this is the fulfillment of God's plan. Amen? So, basahin din po natin sa Hebrews chapter 5, verse 7, Holy Spirit, bless your holy word. During the days of Jesus' earthly life, He offered up prayers and petitions with loud cries and tears to the one who could save him from death. And he was heard because of his reverence. Amen? So, di ba, maraming persecution, maraming pasakit ang kanyang dinanas bago po siya nalagutan ng hininga. Tandaan po natin, mga kapatid, na yung pinagdadaanan natin ngayon na kahirapan sa mundong ito ay hindi po lingid na mas masahol yung pinagdaanan ng Panginoong Diyos Anak sa cross ng Kalbaryo nung siya po ay pinako sa cross. Bago po siya pinako sa cross, makikita po natin kung panoorin natin yung the passion of Christ. Hindi ko po kayang tignan kung gaano yung pasakit na pinagdaanan niya doon. So, tayo po bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano na ngayon, huwag po tayong panghinaan ng loob kung tayo pa itumadaan ngayon ng mga matinding pagsubok. Isipin lang po natin yan na ang Panginoong Hesus, Diyos Anak nga, na pagtagumpayan niya ang lahat ng pasakit sa kanyang buhay. So, we are to suffer also, we are to share in His suffering kasi nga, anak po tayo ng Diyos. Number one, obedience with love. To love the Lord your God is to walk in obedience to Him. Paano nga ba natin ipakita na mahal natin ang Panginoon? Ito na naman. If we love God, we have to obey Him by waking up early in the morning. Kasi this is the Sabbath day dito sa Pilipinas is Linggo. So, kailangan po natin i-offer ang ating buhay na pamamagitan po ng pag-gising ng umaga.
ihanda po natin ang ating sarili kasi this is a Sabbath day. He promised His blessings to those who obey the commandment. Amen? So, pag tayo po ay obedient sa kanyang mga commandment, blessings will come. Amen? We need to honor the Sabbath day, attend worship service, read our Bible, and worship the Lord in spirit and in truth. Amen? So, hindi lamang po nasusukat sa pagdalaw natin or pag-attend natin ng Bible study, ng worship service, bagkus samahan din po natin ng pagbulay-bulay ng kanyang mga salita, mag-pray din po tayo araw-araw, at kailangan po nagre-reflect yung ating pagka-Kristiyano. Hindi lamang po every Friday, every Bible study, kailangan po araw-araw yan. Amen? We have to do the ministry. Go and make disciples to all nations. Ito na nga po yun. Live streaming. Kahit sa at lupalop ng mundo ito makakarating. Kailangan po natin ipangalandakan ang kanyang salita kasi nalalapit na po ang kanyang pagbabalik. Basahin po natin sa Deuteronomy chapter 11 verse 1, Holy Spirit bless your holy word. Love the Lord your God and keep His requirements, His decrees, His laws, and His command always. Amen. So ang pagmamahal po natin sa Panginoon ay hudyat po yan na kaya natin gawin lahat ng kanyang inuutos sa ating buhay. Lahat po ng kanyang commands na sinasabi sa atin, kailangan po natin yan mapagtagumpayan na maganap po sa ating paglalakad bilang mga anak ng Diyos. Na ang kanyang mga sinasabi sa atin, hindi po natin sasabihin na mahal natin ang Panginoon, pero taliwas naman ang ginagawa natin. Hindi natin kayang pigilan ang ating mga sarili kasi may mga kanya-kanya tayo. But we have to keep His requirements. Ano nga ba yung kanyang mga requirements? Na kung dati, kaliwa dito, kaliwa doon, sigarilyo dito, sigarilyo doon. Pero ngayon, dahil alam na po natin ang katotohanan na yung maginagawa natin na makamunduhan noon, hindi po kaaya-aya sa kanyang mautos, hindi po ito kasama sa kanyang mautos. So, we have to love ourselves because we love the Lord, na ingatan po natin ang ating mga sarili in obedience with God. So, yung pagmamahal na pinapakinat na natin sa ating mga kapatiran, diba sabihin natin, Lord, I love you. Pero yung pagmamahal na natin sa ating mga kapatiran, hindi natin siya kayang ibigay. Bakit nga ba? Kasi minsan, mismong sarili nga natin, hindi natin siya kayang mahalin. Pero sabi niya, obedience with love. So, kailangan po yung pagmamahal natin sa Panginoon na ipapakita din po natin sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa ating kapwa. Number two, the key of blessings comes from obedience. Amen. So gusto po natin ma-bless, kailangan mag-obey po tayo. To love God is to follow carefully every commandment He has given us. Amen. We obey God because we love God, and by the grace of God, He never left us nor forsaken us. He blessed us abundantly with excellent health, protection. He has given us peace, prosperity, and a promise of eternal life. Basahin po natin, maraming blessings po ito sa Deuteronomy chapter 28 verses 1 to 14. Amen. So pakinggan po natin, pag nag-obey po tayo sa Panginoon, ito po yung mga matatanggap natin. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands, I give you today. Amen. Sabi niya today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. And verse 2, all these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. You will be blessed in the city and blessed in the country. The fruit of your womb will be blessed, in the crops of your land, in the young of your livestock, the calves of your herds, and the lamb of your flocks. Your basket and your kneading trough will be blessed. You will be blessed when you come in and blessed when you go out. Amen? The Lord will grant that the enemies will rise up against you, will be defeated before you. Amen. So they are defeated. They will come at you from one direction but flee from you in seven. The Lord will send a blessing on your barns and on everything you put your hand to. The Lord your God will bless you in the land He is giving you. Amen. The Lord will establish you as His holy people, as He promised you on oath, if you keep the commands of the Lord your God and walk in obedience to Him.
then all the peoples on earth will see that you are called by the name of the Lord. Amen? And they will fear you. The Lord will grant you abundant prosperity in the fruit of your womb, the young of your livestock, and the crops of your ground in the land he swore to your ancestors to give you. The Lord will open the heavens, the storehouse of his bounty, to send rain on your land in season and to bless all the work of your hands. You will lend to many nations, but will borrow from none. The Lord will make you the head, not the tail. Amen? So, gagawin po tayong head, hindi po tayo gagawing buntot. If you pay attention to the commands of the Lord your God that I give to this day and carefully follow them, you will always be at the top. Amen? Ikaw po ay laging nasa ibabaw and at the bottom. Not at the bottom. Do not turn aside from any of the commands I give to you today, to the right or to the left, following other gods and serving them. Amen. So wag po tayong mag-turn left or mag-turn right. Diretso lamang po tayo sa Panginoon. Wag po tayong mag-serve ng mga Diyos-Diyosan. Wag po tayong mag-serve ng kung sino-sino dyan. But mag-diretso po tayong manilbihan sa Panginoong Hesus na buhay. Amen? Para po yung blessings na hinanda ng Panginoon sa atin ay makamtan po natin ng buong buo. Sabi niya kanina, today, di ba today, if you obey His commandments, He will give you all the blessings na binasa po natin at mas marami pang iba dyan na blessings na pagpapala na ibibigyan ng Panginoon. Number three, obedience leads to promise of protection. Amen? It's a matter of giving in faith, not a matter of what we have. So, minsan, parang ang hirap, nung baguhan din po ako, parang ang hirap bitawan pa yung tithes kasi medyo malaki siya. Pero, if you really love God, you are really, parang hindi mo na siya iisipin ba na ganun kalakihan. Kasi imagine mo, 10% ang ibibigay mo sa Panginoon, yung 9% para sa'yo. Amen? So, if we're giving our tithes, kailangan po hindi na ano yung puso natin. Parang hindi ka makakaramdam ng burden ba na parang nalalakihan ka sa ibibigay. Kasi imagine, 10% ibibigay mo sa Kanya, mas kunti nga yun eh, kaysa yung matitira sa'yo 9%. So, no matter what of what you have, ibigay mo talaga yung 10% ng iyong kinikita. Giving our 10% of our tithes has a promise of protection, as it says in Malachi chapter 3, verse 11. Basahin po natin. Holy Spirit, bless your holy word. Then I will rebuke the devourer for you, so that it will not destroy the fruits of your ground, nor will your vine in the field cast its grapes, says the Lord of hosts. Amen. So, iingatan niya po yung mga pananim natin pag tayo po ay nag-obey sa kanyang commandments. Ibigay po natin ng buong buo yung 10%. Huwag po natin panghawakan. Huwag natin nakawan ng Panginoon. 10% lamang. Actually, hindi po niya kailangan ang pera natin. Pero kailangan po ng Panginoon yung pag-uobey natin sa inuutos niya sa atin. Gusto niya po tayong makita na yung pinapatupad ng Panginoon na gusto niyang gawin natin is maganap po natin sa kagustuhan ng Panginoon sa ating buhay. In giving in faith, hindi po ito napipilitan lamang dahil tayo na minsan pag dumaan yung offering bag at nakita natin na tayo na lamang yung hindi nagsushoot. So, parang napipilitan pa tayo minsan. So, tithes is it's a must. Kailangan po natin talaga yung ibigay. Pero yung offering, kahit magkano kung ito yung bukal sa puso natin, ibigay po natin, hindi yung nagbigay ka nga pero iniisip mo, hindi mawala-wala sa isip mo na, ay, imbis na may pang-shopping pa ako, hindi na kasi. Parang dahil nga sa kahihiyan mo na ikaw na lamang yung hindi nakapag-shoot doon sa offering bag, napilitan ka tuloy ibigay. Pero ibig sabihin, hindi pala yun bukal sa kalooban mo. So, it's a matter of giving. Na yung mayroon po tayong tawag dito yung hindi napipilitan. Amen? We, the children of the Most High God, we need to obey the truth. So, yun po yung katotohanan na kailangan po pag nakakilala na tayo sa Panginoon. If we truly a Christian believer, a born-again Christian, we need to give every 10% of our tithes. Amen? Basahin po natin yung kabuuan in Malachi chapter 3, verses 11 to 12. Holy Spirit, bless your holy word.
Will a man rob God? Yet you are robbing me. But you say, how do we rob you? In tithes, in offerings. You are cursed with a curse, for you are robbing me, the whole nation of you. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. And test me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven, and pour out for you a blessing until it overflows. Then I will rebuke the devourer for your sake, that it will not destroy the fruit of your ground, nor will your vine in the field cast its grapes, says the Lord of hosts. And all the nations will call you blessed, for you shall be a delightful land, says the Lord of hosts. Amen. So, utos niya po yan. Hindi ko po utos ito. Utos po ng Panginoon na nasa saad sa kanyang banal na salita na kailangan po natin ibigay every 10% ng ating income. Amen? So, kung gusto po natin na bless, mag-obey po tayo sa pamamagitan ng pagbibigay. Number 4, trusting God in obedience. Paano nga ba tayo magtiwala? When we accepted Jesus Christ as our Lord, Savior, Master of our life, we obey the Lord. Amen? Nung sinabi pa sa'yo, tanggapin mo ang Panginoon para ikaw ay maligtas. So, di ba? Nag-obey tayo kahit hindi natin nakikita ang Panginoon, but we really trust the Lord. Tinanggap po natin siya ng buong-buo sa ating puso't isipan. We obey the invisible God and entrust our entire being. Yun na nga po yun eh. Kasi tinawag na tayo ng Panginoon, kahit hindi po natin nakikita siya, pero buong puso po natin binigay ang ating buhay sa Kanya. So that is obedience to the Lord. That is trusting God. Abraham obeyed when the Lord asked him to depart his place and go to another place. Si Abraham nga po, nung inutusan din po siya na pumunta sa isang lugar na hindi naman niya alam kung paano siya makakarating doon. Hindi niya alam kung anong madadatnan niya doon, anong magiging buhay niya doon. Pero he truly obeyed the Lord. That's why he considered as righteous sa mata ng Panginoon sa Abraham. He was considered as righteous person because he obeyed the voice of God. Amen? Tayo ba minsan, mga nanay nga natin, pag inutusan tayo, kunwari bumili ng asin sa tindahan, pag may nakakabata pa tayong kapatid, sabihin natin, bakit hindi na lang siya? Bakit hindi na? Diba? Nagtuturo pa tayo imbis na oo, agad, hindi. Kasi mas makikipagtalo pa tayo sa ating mga magulang. Pag inutusan tayo minsan ng tatay natin na gawin mo ito, hindi oo agad ang ating sagot eh. Bakit ako na naman? Diba? Puro tayo puro tayo reklamo. Imbis na oo ka agad ang ating sasabihin. Even the fishermen's, when they are asked to let down the nets again, they obeyed the Lord. Amen. So, diba sabi nga ng mga mga fishermen sa Old Testament, sabi, magdamag po kaming ng isda pero wala kaming nakuha ni isa. Pero dahil sinabi mo, Panginoon, namin ulit ang aming mga net. So, doon nga dahil nag-obey sila sa Panginoon, nakakuha nga sila ng sobra-sobra pa sa ini-expect nila na pagpapala. Marami silang nahuling isda. Amen? So, sometimes, he is testing our faith kung may sasabihin ang Panginoon sa atin at susunod ba tayo o hindi. So, sabi nga dito sa Luke chapter 5 verse 5, Holy Spirit, bless you, O Lord. Simon answered, Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets. Yun nga, diba? Dahil sinabi ng Panginoong na yung kanyang net. Diba? Nag-obey po siya sa Panginoon. So, biruin mo, magdamag nga naman silang walang nakuha, tapos sasabihin ulit sa kanya at hindi pa niya kilala at that time kung sino yung nag-uuto sa kanya. Pero dahil sinabi, nag-obey po siya. Ganun po tayo minsan, diba? Lalong nano na kung hindi natin paborito yung nag-uuto sa atin or hindi natin siya gustong sundin. Minsan, makikipag-battle pa tayo kung ano yung gusto natin. Minsan, yun ang ginagawa natin. Hindi natin sinusunod yung nag-uuto sa atin, yung nakakataas sa atin. Amen? Ito na number 5. Kasi kulang po tayo ng humility, kaya hindi po natin siya sinusunod. So, obedience and humility. Fear God and keeping His commandments is a sign of humility and obedience.
When we obey the Lord, it will bring us riches, honor, and life. We are to walk obediently and prepare ourselves for the coming of the Lord is at hand. Kailangan po matagpuan tayo ng Panginoon sa kanyang pagbabalik, that is obediently and faithfully serving the Lord. Hindi po tayo matatagpuan, wag naman, na tayo ay nagumon na sa kasalanan dahil sa ating mga kagustuhan. So, we have to remain faithful in obedience always and be on fire with the Lord. Kailangan po yung ating pananampalataya sa Panginoon is laging on fire para hindi po tayo malaglag sa temptasyon. Hindi po tayo makagawa ng mga kasalanan na magdadala sa atin sa kapahamakan. Proverbs chapter 22 verse 4, Holy Spirit bless you, O Lord. Humility is the fear of the Lord. It wages our riches in honor and life. Amen. Kailangan po magpakumbaba tayo palagi. Kahit na minsan durog na tayo dahil sobrang nasasaktan na tayo dahil inaapak-apakan lamang tayo. Kailangan po nandun pa rin yung ano natin na kung tayo ay pinipersecute sa pamamagitan ng ating pagpapamahagi ng kanyang mga salita. Okay lang na tayo ay nasasaktan physically. Ang isipin po natin, hindi naman po tayo yung inaano nila, kinakalaban nila. They are rejecting the word of God na pinapamahagi po natin. Amen. So we just have to humble ourselves before the Lord na ginagamit po tayo ng Panginoon. So we need to obey in humility with the Lord. Number 6, obey the voice of God. A true Christian believers hear the voice of God and thus follow what it says. Amen. Minsan nga, tawag dito, yun nga yung nangyari sa amin last week, na naunang parang nilagay sa puso ko na ganito dapat ang aking gagawin, pero hindi ko siya sinunod. So, it happened na talagang mangyayari talaga siya, yung naisip ko na yun, pero hindi ko siya pinansin. I didn't obey the voice na nag-udyok sa akin na ito dapat ang dapat mong gawin. Amen? So, yun nga lang, kasimpleng bagay, pero minsan hindi natin siya binibigyan ng pansin. Dahil nakakala natin, ano lang yun, parang inaano lang sa atin. Pero yun na pala yun, sinasabihan na pala tayo ng Panginoon. Sinasabihan na pala ako, winawarningan na ako ng Panginoon na ganito ang mayayari in the future. So, nangyari na nga siya. And yun nga, sabi ko sa kapatid ko na yun pala yun, yung hudyat pala yun na yung naisip ko na ganun is it really happened. So, many fall short and doomed to destruction because they did not abide in the instruction of the Lord. Ito na. May mga kanya-kanya po kasi tayo mga kaparaanan. Hindi natin sinusunod yung will ng Panginoon sa ating buhay. Kasi nga, yung will ng Panginoon sa ating buhay, medyo mahirap siyang sundin. Mayroon tayong kanya-kanyang ginagawang kaparaanan. Hindi natin sinusunod yung purpose ng Panginoon sa ating buhay. Kasi mayroon tayong sariling dinadaanan. Hindi tayo nagpapasakop sa Diyos. Hindi natin siya hindi natin sinusunod yung inuutos ng Panginoon sa ating buhay. Zechariah chapter 6 verse 15, Holy Spirit bless you, Holy Word. Those who are far away will come and help to build the temple of the Lord. And you will know that the Lord Almighty has sent me to you. This will happen if you diligently obey the Lord your God. Amen. So, sabi niya dito, if you diligently obey the Lord your God. So, tayo po ba how far na inobey na po natin ang utos ng Panginoon sa atin? If we really hear His voice. So, bihira lamang po kasi yung nakakapakinig sa kanyang boses. Yun lamang talagang yung obedient and faithful to the Lord, naririnig nila mismo, nangungusap mismo sila, si Lord sa kanila, sa pamamagitan ng kanyang boses. Pero tayo minsan, He has given us the 5 senses. Minsan ipaparamdam niya sa atin. Yun po yung gawain ng Banal na Espiritu.
na minsan uudyo kanya tayo na, anak, huwag mong gawin ito, huwag mong gawin iyon, kasi ikakapahamak mo yan. So, He has given us the Holy Spirit of God para warningan tayo minsan, pero dahil nga mga binulag tayo, mga biningi tayo ng ating mga kasalanan, hindi natin siya nasusunod. Amen? That's why napapahamak po tayo minsan, dahil we didn't obey the voice of God. Number 7, disobedience brings destruction. Adam and Eve, in the Garden of Eden, disobeyed the Lord. Di ba sabi ng Panginoon? Huwag niyong kakainin yung puno na nandun sa gitna ng Garden of Eden. But they ate the tree of knowledge of good and evil in the Garden of Eden. At talaga naman, nung tinanong sila ng Panginoon, hindi pa sila umamin kaagad na kinain nila yun. Nagturuan pa sila. Sabi ni Eva, kasi yung ahas binigyan niya ako. Tapos sabi naman ni Adam, binigyan ako kasi ng babae, kaya kumain din ako. So, walang humility ba? Hindi sila kaagad umamin, nagturuan pa sila. Amen? So, that kind of character na inherit po natin yan, nangyayari po hanggang ngayon. So, we inherited the sin of disobedience, but you can destroy that curse in you if you only confess and accept Jesus as your Lord and personal Savior in your life. So, yung sin of disobedience na na-inherit po nyo kung hindi pa po kayo nakatanggap sa Panginoon, we can really destroy that sa pamamagitan po ng pagtanggap nyo muli sa ating Panginoong Diyos na buhay bilang ating Diyos at tagapagligtas. Amen? So, sa mga hindi pa po nakakakilala sa Panginoon, yung wala pa po sa katotohanan na hindi pa talaga nila binigay ng buong-buo ang kanilang buhay sa Panginoon. The fall of man still exists. People are still blinded. They keep sinning. They always reject the word of truth. They are still under the sin of disobedience. Kasi nga, hindi pa nila nalaman ang katotohanan. So, patuloy pa rin sila na nagkakasala sa Panginoon. The power of darkness is still in control of you because the spirit of sin is still controlling you. Amen? Pero kung tayo po ay makakilala na sa Panginoon, we are no longer in control of the sin. But God is with us. He is in control of our life now. Siya na po yung namumuhay sa atin. Amen? Siya na po, wala na po tayong, hindi na po natin pagmamayari ang ating buhay dahil ipinagkaloob na po natin ito sa ating Panginoon. The inherited sin is of the first Adam. And now we inherit the eternal life after the second Adam revealed through Jesus Christ of Nazareth. Amen? Yung first Adam po, yun po yung nagkasala nung doon sa Garden of Eden. Pero dahil nandito na po si Jesus Christ of Nazareth, He or si already revealed Himself to us, tinanggap po natin siya ng buong buo, mayroon na po tayong eternal life, which is a promise. Makakamtan po natin ang eternal life pagdating po ng pagkuhukom kung tayo po ay susunod sa Kanya ng buong buo, yung eternal life po na pinipre-namis ng Panginoon, makakamtan po natin yan pagdating po ng pagkuhukom, pag tayo po ay babalik sa Kanya. Amen? In the Old Testament time, Pharaoh's heart was hardened by God and he did not let the Israelites to go and offer a sacrifice to the Lord. He sent 10 different plagues in Egypt. Only after the final destruction was made that all the firstborn sons and daughters, even the firstborn animal died. He then pushed them away to go and sacrifice to the Lord. Di ba nga, pagbasahin po natin in the book of Exodus, 10 mga mga sakuna ang pinadala ng Panginoon kay sa Egypt. Pero yung pinakasampo, nung namatay na yung mga firstborn son and daughters ng mga Egyptian at ang kanilang mga animals na mga unang pinanganak, doon lamang pinayagan ni Pharaoh ang mga Israelite para mag-offer sa Panginoon ng kanilang mga sacrifice. Diba? Ganun katindi ang katigas ang kanyang puso. Kaya wag po tayong magtakap, mga kapatid,
Kasi yung katigasan ng puso natin is yun nga sasabihin para kayong mga ano ihipto na yung mga puso natin na natigas, hindi pa rin basta-basta nag-o-obey. Gaano man kahirap ito nga ngayon oh, yung pandemic na pinagdadaanan natin, naghihirap na nga tayo pero hindi pa rin natin talaga magawang mag-obey sa Panginoon. Gigising na nga lang, bubuksan na nga lang ang cellphone at manood ng live na preaching, hindi pa natin magawa, hindi ka na nga mamamasahi, hindi ka na nga magpupuyat or mag-exert ng effort mo, nandyan ka na nga lang sa higaan mo, hindi mo pa magawa. Because the God of this world has hardened our heart. Pinatigas ang ating mga puso na hindi natin magampanan yung gusto ng Panginoon sa ating buhay. Dahil hindi pa nga natin siya nakikilala ng lubusan. Amen? Exodus chapter 11 verses 9 to 10. Holy Spirit, bless your holy word. Then the Lord said to Moses, Pharaoh will not listen to you so that my wonders will be multiplied in the land of Egypt. Moses and Aaron performed all these wonders before Pharaoh. Yet the Lord hardened Pharaoh's heart and he did not let the son of Israel go out of his land. Amen. So maliwanag po sa ating pandinig na mismong ang Panginoon ang nag-harden ng puso ni Pharaoh para hindi niya bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita para mag-atang ng kanilang offering sa Panginoon. 10 times po yan siya nagpadala ng mga palaka, ng mga kung ano-ano mga plague ang pinadala niya sa Egypt. Pero yung pang-10, doon pa lamang niya sila pinayagan. Biruin natin, nasa isa pa lang tayo ngayon, coronavirus pa lamang ito, yung ating pinagdadaanan. Hanggang saan pa kaya yung kakayanin natin bago tayo mag-submit sa Panginoon? Kung tayo ay hanggang ngayon ay nagmamatigas pa rin, nakailang invite na ang mga alagad ng Panginoon sa atin, pero yun nga, dahil pinatigas ng kaaway ang ating puso. Pero I encourage you mga kapatid, brothers and sisters, kailangan po isipin natin kung yung mga napapamalita ngayon na namatay na lang, nawala man lang silang pagkakakilanlan sa Panginoon. Kalunos-lunos po ang mangyayari sa kanila. Alam po natin na dalawa lamang ang ating destination. It's either heaven or hell po ang ating pupuntahan. So, basahin ko po sa last na verse natin, sa Exodus chapter 14, verse 13. Holy Spirit, bless you, Holy Word. Moses answered the people, "Do not be afraid. Stand firm and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Egyptians you see today, you will never see again." Amen? So, kailangan po mag-stand firm tayo in our faith and the Lord will deliver us from all this pandemic na nangyayari dito sa mundo. Huwag po tayong panghinaan ng loob kasi yung this is the testing of our faith. Kung paano natin panghawakan ang ating pananampalataya sa Panginoon, bigyan po natin ng halaga yung ating kaluluwa. Kung dito panay ang ating paganda physically, pagandahin natin ang ating kaluluwa sa pamamagitan ng pag-obey natin sa mga inuutos ng Panginoon sa ating buhay. Amen? So kung handa ka na kapatid na tanggapin ang ating Diyos bilang Diyos na tagapagligtas sa iyong puso, manalangin po tayo, sundan niyo po ako. Father God, maraming salamat po sa mga oras na to. Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, simula pagkabata hanggang sa mga oras na to. Ugasan mo po ako ng kumukulong banal na dugo mo at isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang Diyos at tagapagligtas. Bilang aking tagapagligtas na sa pagdating ng panahon, ikaw po ay makakasama ko. Panginoong Hesus, tulungan mo po ako na magampanan ko lahat ng inuutos mo po sa akin at tulungan mo din po ako, Panginoon, na magbago dahil wala po akong kakayahan
na baguhin ang aking sarili. Panginoon, tulungan mo din po ako, Panginoon, na magpatawad sa lahat na managkasala sa akin at patawarin din po ang aking sarili sa lahat makasalanan na nagawa ko sa iyo. Panginoong Hesus, tulungan mo po ako na makalakad ng naaayon lamang sa iyong kaparaanan, naaayon lamang sa iyong kagustuhan, at gabayan mo po ako. Ipadala mo po, Panginoon, ang iyong banal na espiritu na siyang mananahan sa aking puso at siyang magiging gabay ko sa araw-araw hanggang sa iyong pagdating. Panginoon, maraming maraming salamat. Ikaw na po ang aking Diyos na banal at kikilalanin ko simula sa araw na to magpakailanman. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa pagtanggap mo po sa akin bilang anak mo, at ikaw na po, Lugad, ang siyang bahala. Hawakan mo po ang aking buhay, even ang aking tinatahak na mga ano sa aking buhay. Ikaw po ang manguna. Holy Spirit, take over right now in my life to be my Lord and Savior and Master. Maraming maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aking samot dalangin. In Jesus' mighty name I pray. Amen. So kapatid, kung ikaw po ay tumanggap ng buong puso, congratulations, you are now a child of God. Amen. So conclusion po tayo. We were once living in the darkness and finally found the light. We come to know the truth, Jesus Christ of Nazareth, to rule over our life. Many died today without knowing Yeshua as the Lord and Master of their life. My dear brothers and sisters, obey the Lord your God so that you will see the kingdom of God. Be born again and do the right and perfect will of God in your life. Do not harden your heart. We are nothing in this world without God. Remember, only one step of obedience, then you will see, you will save your entire being. Accept Him and make Him the author of your salvation. Obey as it says in Romans chapter 12 verse 1, Holy Spirit, bless your whole world. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship, your body as a living sacrifice to God. Worship Him with your body and obey God to the fullest. And 1 John chapter 5 verse 3, in fact, this is love for God, to keep His commands, and His commands are not burdensome. So hindi po mahirap mag-obey sa Panginoon, basta alay niyo po ng buong buo ang ating buong puso, ang ating buong buhay sa Panginoong Hesus. Amen? So salamat sa Panginoon, because He, again, inano niya po tayo, minsan pa pinaalalahanan niya po tayo na kailangan po natin mag-obey sa Panginoon, kasi nalalapit na po yung kanyang pagbabalik. So kailangan po i-aspire natin na matatagpuan po tayo ng Panginoon na blameless, na hindi po tayo matatagpuan ng Panginoon na gumon na sa kasalanan, na lumalungoy na sa mga pangyayari dito sa mundo. Kasi kung ganun ang mangyayari, nakakalungkot, kalunos-lunos yung mangyayari sa ating buhay. Hindi po tayo makakasama sa langit na bayan pag ganun ang sitwasyon na matatagpuan ng Panginoon. Kaya nga po sabi niya, we have to be ready in season or out of season. Kailangan po, bantayan natin ang ating puso, bantayan po natin ang ating sarili. We need to always be prepared in season and out of season sa ating paglalakad sa Panginoon. Amen. So let us pray. Panginoon, maraming salamat, Lugad. Salamat po na minsan pa binigyan mo kami, Panugad, ng paalala na kailangan po namin palaging we have to remain faithful and obedient to you, Lugad. Nang lahat mga salita mo, Lugad, ay magampanan po namin. Panginoon, we are nothing apart from you. We cannot do anything apart from you. So Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na makalakad kami nang naaayon lamang sa iyong kaparaanan. Tulungan mo kami, Panginoon, at linisin mo kami magmula ulo hanggang talampakan right now ng kumukulong banal na dugo. Panginoon,
sa mga oras na to, Lord God, I declare and decree na ang lahat na may mga sakit at karamdaman, Lord God, let your healing power be upon them right now sa lahat na may mga sakit at karamdaman, lalong-lalo na po Panginoon, yung mga na-inflected ng coronavirus, Lord God, anumang mga klase ng sakit, Lord God, let there be healing flow right now, Panginoon. And I declare and decree right now, Panginoon, patawarin mo din po, Panginoon, ang buong mundong ito. Magpadala ka, Lord God, ng man of God mo para silang lahat ay makakilala at tanggapin kanila bilang Diyos at tagapagligtas. Panginoon, have mercy to your people, Lord God. Have mercy to them, Lord God. Patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa, Lord God. Tulungan mo sila, Panginoon. Iahon mo sila sa mga kinasasadlakan nila ng mga kasalanan, Lord God. Yung mga kumunoy, Lord God, na siyang humihila sa kanila sa dagat-dagatang apoy. Panginoon, ikaw po, Lord God, ang Diyos na may kapangyarihan sa lahat. Alam ko po, Panginoon, Lord God, na you are in control of everything. Patuloy ka, Lord God, na kumilos sa aming kalagitnaan, Lord God. Lalong na po sa Pilipinas, Lord God. Lord, I declare and decree na sa lalong madaling panahon, lugar ay matagpuan na po yung tamang antidote, lugar para magkaroon na po, lugar ng lunas yung mga na-infected ng coronavirus, even dito sa UAE, lugar kung saan po naroon ang mga anak mo. Let your mantle of protection be upon us all, lugar patuloy mo kami, lugar na lukuban ng iyong kumukulong banal na lugo, even ng iyong banal na espiritu mo. Paglalagablamin mo kami magmula ulo hanggang talampakan namin, 700 meter radius away from the enemy, lugar na kailanman hindi kami, lugar ma-infected ng coronavirus na to. Lord God, maraming salamat, Lord God, for your divine protection sa aming lahat. Maraming salamat, Lord God, sa presensya mo, Lord God, sa aming mabuhay, at patuloy ka po na kumilos sa amin, Lord God. Patuloy po kami, Lord God, na ingatan, Lord God, at patuloy mo kayo pagpalain pa, Lord God, sa pamamagitan ng pangalan mo, Lord God. Maraming salamat, Lord God. I declare and decree din po right now na lahat manakikinig, continue, Lord God, to speak to them, continue to bless them, and continue, Lord God, na i-guide mo din po sila, Lord God. Holy Spirit, continue to take over in their life, lalong na po yung mga baguhan na tumanggap sa iyo, Panginoon, sa araw na to. Maraming salamat, Lord God. Ikaw na po ang bahala sa amin. Binabalik namin ang aming mga papuri, pagsambat, pasasalamat sa katastasang pangalan mo, Jesus, we pray. Amen. Thank you, Lord.